sa iyong araw ng Panginoon. Lord, salamat dahil ikaw ang aming Diyos, ang aming Diyos na buhay pa, na nakikinig sa aming mga kailangan. Ikaw ang aming Diyos, na handang mahal sa aming Panginoon sa kabila ng aming mga kasalanan. Lord, salamat dahil ikaw ang aming Diyos, na hindi mo bago, noon, ngayon, pakuwin at pangalan. Ikaw ang Diyos na tapay at Panginoon. Ikaw ang Diyos na dahilan. Ikaw ang Diyos na pagpatawad, Panginoon. Maraming Lord, patawarin mo kami, Father, sa mga kasalanan ginawa namin, Panginoon. Meron lang kami mga sama ng loob sa aming kapwa. Lord, patawarin po kami, Panginoon. Linisin mo, Lord, ang aming kalooban. Upang sa pagkaharap natin sa iyo, Panginoon, maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Lord, patawarin mo kami. Maraming panahon ang hindi kami nakakasunod sa iyong mga utos, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng puso na katulad ng Kristo, Father. Mahal na mahal sa iyo, Panginoon, sa paraan ng naharapan. Ang mahal sa mga kapwa namin, Panginoon, sa paraan ng Diyos, Lord God. Lord, inisin mo kami at handa kayo mga puso sa pagkinig na iyong mga salita. Lord, kung meron mga tao dito ngayon na nakakaroon ng mga sakit, bago po tayo mag-start ng pagpuri sa Panginoon, pwede po ba
kami papayag, Lord God, na hindi namin maabot yung pinakamataas na papuri ngayong umaga. Dahil kami patuloy nakahanda ng papuri at pasasalamat sa iyo. We will rejoice in your presence, Lord Jesus. Hallelujah! Thank you.
God. Hallelujah. Hallelujah. We will sing praises, Lord God. We will sing praises to our hearts, Lord Jesus. Hallelujah. We open up our hearts to you, Lord. And we want to sing praises to your only name, Lord God. To the only name of Jesus, who won the victory against the enemies. Hallelujah. We will sing praises to the Lord of healing. Hallelujah. We will sing praises to the Lord of peace. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Tulungin mo kami, Panginoon, ng papuri, ng awit sa aming pagmapuso, Panginoon. Hallelujah. Lord, ikaw yung kumilos, Lord God, sa bawat anak kong narito, Panginoon. Sa bawat anak ko, Panginoon, na naglalayon, Lord God, na purihin ka, na dakilain ka, Panginoon. Wala ni isa, Lord God, yung makakaligtas, Lord God, sa kapangyarihan mo, Panginoon. Ngunit niligtas mo kami, Panginoon, napakabuti mo, Diyos. Hallelujah. We will sing praise. We will give glory to you this morning. Hallelujah. Praises to your name, Jesus. Praises to your name. Praises to you.
daming pagkain sa akin dito. Pangarap po kung hindi mapakali, pero salamat sa biyahe ng Diyos. Malito tayo. Hindi ko po ako mapakali hanggang ngayon, pero hindi po ako sanay talaga. Sorry po ha, kung saan niyo po ako. Ngayon lang po nagbabit ng slide, ng PowerPoint, kasi hindi po ako sanay. Pero salamat po kay Axel, hindi rin suporta niya, tinulungan niyo po kung gawin yung slide ko para sa akin siya mag-apply. So malaking tulong po ito. Talagang salamat sa Panginoon, tayo po ay naririto. Tignan po niyo po yung mga katabi. Ayan, nagkakagandahan. Bagamat yung mga puso po nila ay kulangan, kahit nakatabi po pa nila mabibili, talagang nagkagandahan, nagkakagandahan po tayo. Amen? Amen! Kasi alam natin ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa ating araw-araw na ating pamumuhay. Lagi siya nga nakatingin sa atin, lagi tayong ginagabayan sa lahat ng oras na ating ginagawa. So kung hindi ng Diyos, sapagkat mapalad po tayo kasi narito po tayo ngayon. Kasi hindi hinayaan ng Diyos, tayo po ay hindi makadalo sa lugar ito para ating kunin, itaas ang pangalan ng Panginoong Sus. Amen! Kaya sa umaga na ito, ako po ay nakatasan, pagpapatuloy po natin yung series ng Book of Hebrew. Hindi po April po po yun, April 10 po. Nagkamalinan po yan. Ako po yung inatasan ni Pastor, dapat po yung aking first week of Sunday, kaya lang po ay sa kadalanan yung wala po ako. So, sa sabi ko, ating pong basahin. Tayo po, dati po ng ating tinagulian, tayo po ay tatayo upang basahin ang kanyang salita dito po sa Book of Hebrews chapter 2 verse 1 to 14 ito. 1 to 14. Sige po, tayo po tayo lahat at tayo po ay sama-sama basahin ang kanyang salita sa pamamagitan ng ating pagbasa. Sige po, sabi po dito sa Hebrews chapter 2 verse 1 to 4 po ito ha. Sabi po dito, ako pupunin verse 1 and then tayo po yung verse 2. Kaya nga, dapat lalo natin panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Verse 2. Ang sa pagkakas ng mga verse 3, gayon din naman, paano tayo makakaiwan sa parusa kung hindi natin papahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa kanya ay nagpatunay sa atin na ito ay totoo. And last verse, verse 4, kaya din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at sa pamamagitan ng mga loob ng Espiritu Santo na pinamahagi niya ayon sa sariling kalabang. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mabutihan. Kami po ay narito. Nagpapakumbaba po ang aming mga puso na alam po namin hindi kami karapat dapat sa iyong kabanal-banal. Pero salamat po sa iyong kaligtasan na pinagkalugin sa amin na kami po ay malayang kumilos at manambahan at magsaliksik ng isalita dahil alam po namin ang lahat ng ito ay dahil lang sa iyo, hindi dahil sa aming mga sarili o Diyos. Kaya Panginoon, kung ano po yung nakikita niyong karumihan sa aming mga puso, makalinisin niyo po Panginoon, alam po namin ikaw ay banal na ikaw ay Diyos na kataas-taasan dahil ikaw yung aming Creator, dahil ikaw yung aming Diyos na dapat bigyan at kaluguran ng pagsampa sa oras na ito o Diyos. Panginoon, sa sulok ng simbahan ito, hayaan niyo po yung banal ng Santong Espiritu mo ang kumilos sa aming puso, sa aming pandinig, sa aming isipan. Nawa maunawaan po namin ito kung ano po yung sinasabi ng iyong salita sa Book of Hebrews chapter 2 verse 1 to 4. Alam po namin na hindi mo kami hahayaan, na hindi po namin maunawaan ito, O Diyos. Lord, tulungin niyo po ako ng iyong lingkod. Hayaan niyo po yung ikaw ang makita, ikaw yung marinig, ikaw yung umataas sa lugar ito. Panginoon, salamat po, ginamit po ko, samahan niyo po ko, dahil ito lamang wala po kong kat. Hindi ko kaya ito, Panginoon, kung hindi niyo po ako sasama. Samahan niyo po, Panginoon, ng isang Espiritu.
paghihing salita ay maluwaan po namin ayon sa iyong kalooban. Lord, samahan niyo po kami. Ngayong banal sa ang Espiritu ay titilos at titilos sa aming puso. At inaunawaan po namin ang iyong ibig sabihin na iyong mga salita sa aming pag-aaral. Buhihin ka, sambahihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakupo tayo. So, bago po ako magsimula, noong nakaraan po, nag-example na po ako sa LTO. Kaya po, nung naman may mga warnings na hindi mo po naiintindihan kung ano po ba yung ibig sabihin nito. Meron po akong hindi nga nilagay dito, habang po last day, nag-iisip po ako, ano ba yung sabihin ng mga warnings? So, ito po, nag-example po, kung hindi po alam ng mga warnings na ito kung sa mga LTO po. Alam po sa mga nagmamaneho at sa mga hindi nagmamaneho, alam po po. Maaring alam nyo na, pero yung iba po hindi nyo po alam. Ito po yun. Sorry. Ano po ibig sabihin niya? Kidlat? Ano po ibig sabihin niya? Tinamaan ng kidlat. Hindi po siya sa mga ano ha? Ano po ibig sabihin niya? Ayan. Gigakahaka na sila. Matrix. Mataas ang voltage. Pagkasama mataas ang voltage, nakakamatay. Kaya dahil dyan na kayo po nakasabot, meron po kayong isang quota. Okay, pangalawa po. Matrix. Ito yan, voltage. Ano ito? Power to away. Power to away, dahil nakakamatay. Ayan. Diba? Bawal magtakas. Diba? Mga Martin, sa diba? Kapita. Ayan po. Okay. Last one. Ayan. Dangerous chemical. Ayan. Mga kailangan, nakakamatay. Ay. Ngayon po yan. Bawal tumawid, binalaan ka na, pinus mo pa, sumugal ka pa, tinamaan pa, patay ka, tapos nasaktan ka, mamatay ka. Diba para ano lang po yan? Ano po? Pangatamuli po. Ano po yan? Fragile. Dahil handle with air. Tapos ito po, yung pangalawa, yung dalawang araw. Kailangan namin. Ibang po tayo ng interpretasyon. Ibang po tayo ng mga pananaw kung ano yung ibig sabihin nito. So, as ito, ito po yung dahilan kung bakit po sa inyo pinakita ang mga iba't ibang uri ng mga warnings. Sa pagmamaneho po, kailangan po natin, sa mga nagmamaneho ito, alam po ito eh, na kailangan malaman po natin kapag po tayo nagmamaneho sa labas ng kalsada at meron tayong nakita mga warnings or mga babala na dapat ito'y alam natin. Kasi kapag hindi natin alam ang mga babalat na kasulat sa mga kalsada, ito'y magiging sanhi ng ano po? Kamatayan, kapahamakan. Kasi ito yung pinakamahalaga kung bakit ang mga driver ay dapat maging maingat. Dapat ito'y maging kaalaman kung bakit ito inilalagay sa kalsada para sa ganun, malaman ang bawat nagmamaneho ng sasakyan ay ano ba ibig sabihin ng mga sinya o mga signs o mga babala na nakalagay sa mga kalsada. Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang warning dangers of neglect. Ano ba ibig sabihin? Warning. Na kahit mo pala tayo, minsan, ang mga mananampalataya, binibigyan din tayo ng Diyos ng babala. Na asawa ni? Hindi po ang masabi niya. Hindi po. Iyon po yung mga bagay na minsan. Na akala natin, hindi lang pala tayo basta Kristiyano, na akala natin kapag tinggap na natin ang Panginoong Yesus, ay okay na. Wala na tayong gagawin kundi ganito, ganyan, hindi. Binigyan tayo ng Diyos ng isang mga babala kung paano tayo mamuhay bilang anak ng Diyos. Mamaya malalaman po natin, ano po ba ibig sabihin ng mga warnings na ibinibigay sa atin ng Diyos habang tayo po ay nabubuhay sa panahon ito. Balikan po muna yung dito sa
lalo natin bang hawakan mabuti ang mga narinig namin upang hindi tayo maligaw. Dito, kung mapapansin po natin, meron dito yung sinasabi ng mga isang mga komentaryo na hindi ko po alam po paano yung sinasabi kasi iba-iba sa komentaryo po, iba-iba kasi mga comment nila dito. Ibagay yung kanilang interpretation. Habito, habang binabasa ko, ano ba ibig sabihin nito? Ano ba yung mga bagay nito? Kasi meron po dalawang particular na mahalagang tanong na dapat natin natin malaman kung ano ito. Tapos, ano ba yung ibig sabihin ng tayo? Kasi tatlo beses po itong sinabi eh. Kaya lang hindi ko po niya ayan po, yung tayo. Kung may makikita po tayo, mabuti ang panghawakan natin mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo marinig. So, ano yung ibig sabihin? Ano ba yung sinasabi niya? Tayo. Ano ba yung ibig sabihin nito? At pangalawa, anong ibig sabihin ng ekspresyon na yung drift away na hindi tayo matahay o maligaw sa anumang ating naririnig at pinanghahawakan mabuti. Sabi dito, yung una, ang tayo ay tumutukoy sa mga Hudyo na hindi naniniwala na nakarinig sa Ebanghelyo, ngunit hindi talaga niyakap ito para sa kaligtasan. Alam po natin yung mga Hudyo po talaga, hindi po sila talagang naniniwala kay Jesus. Bakit po? Yung inaakala nila ng Messiah na parating dito na kaligtasan, yung payapa, may corona, mayaman, hindi pangit, hindi siya mamamatay. So, nagkamili ang kaisipan ng mga Hudyo na halata yung Messiah, ito yung magpapabago ng kanilang buhay, na wala ng gera, wala ng patayan. Yun po yung ang inaasahan ng mga Hudyo. Kaya ito ay itumutukoy sa mga Hudyo. Pangalawa, ang tayo ay tumutukoy sa mga mananampalataya. Tayo po yung kung bakit ito nasulat sa mga Hebreo. Pangatlo, ang tayo ay tumutukoy sa mga membro sa isang partikular na samahan at sa mga ilang hindi na maaaring maligtas. Pero hindi ko sinasabing maaari. Hanggat nabubuhay po tayo, kailangan meron po tayong kaligtasan. Pangalawa, kanino ba ito nakadirekta ang babala? Kanino ba ito? Alam mo natin, hindi ito maaari sa Kristiyano. Bakit? Dahil alam po natin na tayo makailigtas na. Kaya hindi po natin papabayaan yung ating kaligtasan. Bagamat nakakagawa tayo ng kasalanan, pero yung puso't isipan natin ay nandoon yung kaligtasan. Alam natin na natakot tayo dahil sa banal na takot na binigay sa atin ng Diyos, yung kaligtasan na pinagkaloob sa atin, yun yan. Kaya lang, ang problema, yun nga lang, neglect. Pinapapabayaan, nawawala. Sabi dito, kaya tayo nawawala kasi maaari po tayong pagod sa ating mga pinagagawa. Tama? Busy tayo sa lahat ng ating ginagawa. Kaya minsan, yung akala natin yung kaligtasan ay nawawala. Yung pala, yung papabayaan ng home natin. Hindi lang po tayo nagiging focus kay Lord. Tama? Kaya ang lahat ng ginagawa natin yung home dito sa iba pa ng mundo, para sa Diyos lang wala mo. Kaya minsan, akala natin nawawala yung kaligtasan pero hindi po nawawala. Kaya lang nawawala, pakiramdam lang po natin yun. Kasi napapagod tayo sa mga walang kabuluhang ating pinagagawa. Ha? Kasi yun ang mahalaga sa ating buhay. Na kahit napapagod tayo sa pagtatrabaho, kailangan yung ating isipan, ang ating puso, ang Diyos pa rin. Kahit anong mangyari, napapagod tayo. Pero yung paglilingkod, hindi tayo sasawa. Amen? Tayo magsawa. Physical po lang po yan. Emotion lang po yan. Pero huwag po tayo magpadaya sa ating mga nararamdaman. Sabi rin ito, yung sinasabi ng isang author dito, lahat naman tayo ay nakarinig ng Ebanghelyo na dapat naman ito yung tanggapin. Tama? Kasi mas nararapat eh. Lahat tayo nakarinig na. Kaya lang, problema, ito ba'y tatanggapin natin o hindi? Sabi, naniwala tayo na ang babalang ito ay para sa mga nakarinig ng Ebanghelyo. Posible. Bakit po? Kahit nauna tayo nakarinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan ng Panginoong Jesus, minsan akala natin okay tayo. Minsan akala natin malakas tayo. Pero minsan ang kaaway, dinidisip na pala tayo. Nakala okay yung espiritu natin. Kaya, salamat sa Panginoon dahil nandyan siya 24 hours nagbabantay sa atin para gabayin tayo.
tignan tayo, alagaan tayo. Imagine nyo, ganun ang Diyos sa atin. Kaya, wala ho tayong may pagpamalaki sa harapan ng Panginoon Jesus. Kasi ganun kalaki ang pagpamamahal sa atin ng Diyos. Maging busy tayo sa lahat ng ating ginagawa, napapagod tayo. Pero yung lahat, yung mga nagtitiwala sa Panginoon Jesus, nakatuon ang mga ng Diyos para sa atin. Eh, nagbago tayo, magpapagod tayo ng ginagawa. Sabi ko rito, bago po natin talaga yung ating topic, sabi mo dito, yung ano po dito, yung isang manulat dito sa Hebreo, sabi dito, ididinigay ng akdang Hebreo ang kataasan ni Jesus, ipagilag dito yung panggitan sa kanyang pagpapahayagan sa mga propeta at sa mga anghel. Ngayon, ay nagpapatuloy siya sa pagbibigay ng kanyang babala sa atin. Bam! Ito po yun ha, tignan natin. Hanggang ngayon, ang Panginoong Jesus ko ay patuloy na nagbibigay ng kanyang babala sa atin at sa mga hindi mananampalataya. Kaya salamat, narito tayo upang pag-aralan po natin na ano po ba ang ibig sabihin na ng warning ng Diyos. Tignan natin. Tanong ko sa inyo, bakit mo ba tayo nagkakaroon ng kapabayaan sa ating Espiritu? Kayo na po makakasagot niya. Kaya, pag-aaralan po natin. Number one, ang sabi ko rito, listen. Pay attention. Sabi, we must pay much closer attention to superior revelation we have received from God through Jesus Christ. So, ibig sabihin, dapat natin bigyan pansin ang alin po, yung nagpapahalik sa atin na natanggap natin mula sa Diyos. Dapat bigyan natin pansin. Kasi minsan, ito yung karanasan natin sa kabisihan mo natin, hindi mo natin napapansin yung sinasabi sa atin ng Diyos. Ang problema mo sa atin, kapag lumabas na talaga tayo ng simbahan, yung isipan mo natin, nawawala na doon sa attention na sinasabi sa atin ng Diyos. Ang sabi pa ko rito, kaya nga sabi ko rito sa... Sabi rito sa chapter 1, kaya nga dapat lalo natin panghawakan mabuti ang mga narinig upang hindi tayo maligaw. So, pay attention. Ang tanong mo dito, pinangahawakan mo ba natin mabuti yung ating mga narinig? Pay attention. Pinangahawakan mo ba natin? Pinangahawakan mo ba natin yung ating mga narinig ng salita ng Diyos? Hanggang ngayon mo ba? Kaya nga sabi natin dito, panghawakan mabuti ang mga narinig natin. We must pay attention to closer. Kasi ito po yung kailangan natin na ibig sabihin ng Diyos na ibinigay na ito ng Diyos, narinig na natin, kaya lang, ang tanong mo dito, talaga ba natin pinangahawakan mabuti yung salita ng Diyos na ating narinig? Kaya, eto si yung mga Hudyo po dito, kaya maaaring hindi mo nila kaya tanggapin kasi nga ho, hindi sila niniwala kay Jesus. Nakala ng Messiah ito na darating, mababago yung kanyang buhay, mawawala yung problema, pero kabalikan po doon sa mga nangyari. Pangalawa, sabi ko dito, pray attention, be feet away. Kung hindi ho natin pinangahawakan, ang sabi mo dito, if we are not firmly at core in the teaching of Jesus and His apostles, we will drift. Parang ibang akala mo natin, narinig natin, pero pumasok lang, nawala. Hindi ho natin pinangahawakan mabuti. Parang mo doon sa Matthew 13, chapter 18-23, hindi po ako nagkakamali. Ang sabi mo doon, yung mga nakarinig ng salita ng Diyos, yung apat na kategorya na nalupa, yung mga nakarinig ng salita ng Diyos, nasiyahan, tapos dumating yung mga alalahanin,
na wala. Hindi pinahawakan mabuti. Kaya nga sabi dito, kaya dapat lalo natin pahawakan mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Kasi yun yung pinakamatibay natin pundasyon para malaman natin na yung pinampanghawakan natin ng salita ng Diyos, ito po ay pinakadabes. Kasi yung pinangahawakan natin ng pangako ng tao, tayo po ay mawawalan ng pag-asa. Pero kay Lord, kapag pinangahawakan ng mabuti ang kanyang salita, sabi ko doon, hindi po tayo maliligaw. Sapagkat ang Diyos ay totoong ibinigay nito, yung kanyang pag-ibig na na-receive natin sa kanya ay totoo. Kaya po sabi doon, hindi na tayo maaanod. Alam niyo ba yung isda? Kapag pati na yung isda, ano yung mangyayari sa isda? Lulutang-lulutang, hindi mo ba? Na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ganon din po tayo. Kapag patay ang ating spiritual, hindi po natin alam kung saan po tayo pupunta. Kapag ang ating espiritu ay patay, ganyan din po tayo mangyayari. Para tayong ipa na kapag hinipan, hinipad-lipad na lang kung saan. Kaya yung paghawakan po natin, yung salita ng Diyos, ito yung magbibigay sa atin ng tamang direksyon. Ang sabi mo nito sa verse Ephesians chapter 4, verse 14-15, ngayon, sa ganon, hindi na tayo magiging tulad ng isang mga batang magaling matangay na saling-saling aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga tao ang hangat ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang kautosan at panindang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, kami dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Kasi po, ang bata po, madali pong maloko. Tama? Utu-utuin nyo lang yan. Kapag umiiyak, bigyan nyo lang ng piso yan, 5 piso, masaya. Pero, dapat tanggalin natin po yan yung ating isip bata. Na instead, yung sabi doon, dapat malalim, matibay yung pagka-angkla natin yung sa katuruan ni Jesus. Kasi kapag hindi po tayo matibay doon sa angkla ng salita ng Diyos, madali po tayong tahayin. Na ano po doon, sabi, sarap-aral. Kaya minsan nagtataka nga po ako, sabi ko nga po, bakit mayroong mga 50 years na, 30 years na pananampalataya, talagang totoong nakakilala sa Panginoon, bakit ba napupunta pa sa mga ibang-ibang aral? So, ang ganun lang po, ang sagot lang po dito, kasi hindi po matibay ang kanilang ano, yung pundasyon, yung angkla sa salita ng Diyos, hindi mo matibay. Kaya ganun po, kaya napag-isip-isip ko nga po, kaya pala hindi po natin pwedeng sabihin o yung husgahin ang mga tao, bakit itong kapatid ko, bakit ganun, pwede siya nito sa mga tapos lumipat sa... Di ba din ganun? Kaya isipin natin, kaya pala ang mga kapatid na matagal sa pananampalataya, kaya nalipat kasi hindi malalim, hindi matibay yung pag-angkla doon sa salita ng Diyos na kanyang narinig. Na totoo. Kaya ngayon, mali na, sinasabi dito, tanggalin po muna natin yung pagiging isip natin. Na dapat, maging pag-truthful tayo. Yung ating po sa paglakad natin sa Panginoong Jesus, sa talaga po napakahirap, hindi po madali. Kasi lahat, tatanggalin po natin yung mga bagay na meron tayong nakasanayan, yung mga habit po natin. Kasi yun po ang nagiging warning sa atin. Kaya nga, yung ano ba yung mga habit natin araw-araw sa ginagawa? Lalo po tayo ngayon, nasa social media na po tayo. Ang mga bata po ngayon, 3 years old pataas, o 2 years old, 100 pangalan, bukang gamit na naman ano eh, cellphone. Kaya tuloy, paglaki, wala. Kayong mga magulang, nakasalalay po yung pundasyon nila. Kung paano mo natin ibibigay yung totoong pagmamahal sa kanila. Kasi kapag nawala po yan, ang isip po ng mga bata ngayon, nandoon nakapokus sa social media, naglalaro ng ML, ano po ba yun? Kung ano-ano po yung mga pinapanood nila.
Kaya imbes, ngayon, tayo lang ng mga matibay na sa pananampalataya, hindi na tayo isip bata, ngayon, yung narinig natin ngayon sa Panginoong Jesus, na totoo ay hindi na po tayo matatangay ng sari-sana. Tama? Alam po na matatanda po tayo, alam po natin, naniniwala po tayo na yung tinanggap natin salita ng Diyos, ano man yung mga narinig natin ibang aral, walang mga masama marinig yung ibang aral. Basta, ang alam natin, sa Diyos lang po tayo nagtitiwala. Kung meron mong ibang aral mo dyan na sinasabi ng ganito, pakinggan lang po natin. Hindi, pag-aralan po natin. Wala po masama. As long, yung ating pananampalataya at matibay na pag-angkla sa salita ng Diyos, hindi po tayo matatangay. Amen? Kasi marami po kayo sa panahon ngayon, marami po mga bulang propeta na lumalabas ngayon. Kaya salamat sa Panginoon, nandito tayo, alam namin, nanindigan tayo doon sa katotohanan. Amen? Kaya sabi mo dito, sabi dito, mga distraction, kung bakit minsan nawawala tayo sa ating mga sa Panginoong Jesus, yung kanyang salita. Sabi dito, distraction that cause of grief from the word. Kasi meron, kasi kahit naniniwa, alam ko po, naniniwala tayo na kahit nandito ka sa lupa, meron pa rin distraction. Ano po yun? Sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17, kung huwag ninyong ibigin ang salibutan o mga bagay na nasa libutan, ang umiibig sa salibutan ay hindi umiibig sa Ama. At 16, ang lahat na nasa salibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang mga pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa salibutan. Mawawala ang salibutan at ang lahat ng bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumunod-sunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Bakit po sinabing distraction? Kahit po sabihin po natin na tayo pa rin ng palataya, kasi alam po natin na bubuhay pa rin po tayo sa mundo. Amen. Marami pa rin tayong mga iniisip, pinasyal, ano ba, yung gusto natin mga pangarap sa buhay, ano ba, yung mabago yung buhay, magkaroon ka ng maganda sasakyan, magkaroon ka ng maganda, ano, sports car, magkaroon ako ng third floor hanggang fifth floor, tapos sa ibabaw, swimming pool. Hindi ba? Misan-misan nagiging distraction ng mga. Kaya nga sabi doon, kung yun yung ibigin ang salibutan, ang mga bagay ng salibutan. Kasi ang umiibig ng salibutan, hindi umiibig sa akin. Yan po, misan ang babala sa atin ng Panginoon, huwag natin pagkasahan yung mundo dito. Kasi bakit po? Pasamantala lang po ito. Alam mo natin, matagal na po ito sinasabi, pasamantala lang ito. Bakit misan tayo ay pinananasa pa rin natin na yung mga ganung bagay na iniibig pa rin natin ang salibutan. Tama po? Alam po natin, bago po tayo makakilala sa Panginoon, alam po natin yung mga pang-arap natin ito. Wala po masama yan. Kaya lang, wag po natin bigyan pansin. Ang sabi po nyo ng Bible, ang lahat ng salibutan, ang pagnanasan ng laman, ang pagnanasan ng mga mata, at pagmamalaki sa kanyang buhay, ito ay, hindi nagmumula sa Ama. Kundi, kanino po? Una, sa sarili po natin. Pangalawa, siyempre, dahil may kaaway, dinidisipin na tayo para mawala yung focus natin kay Lord. Kaya ito sa mga warning sa atin ng Lord. Kasi kahit na Kristiyano tayo, pwede tayo madaya. Ha? Pwede po tayo madaya. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya ay hindi niya tayo pinababayaan. Alam ko po na meron sa inyong mga puso na hindi na po, matibay na po yan. Sa tuwing gumaman tayo, nagkikita-kita, pero alam mo po na wala na tayo sa pagnanasa ng mundo. Amen. Alam natin, walang araw, tayo po ay magkita-kita na sa langit. Amen. Babala po ito ha. Huwag mo natin pagnasahan. Sabi nito, number two, eternal consequence or our choices. Sabi dito, how shall we escape if we neglect so great a salvation? Ano nang sabihin dito? So, paano ba natin, paano sabi mo dito, paano tayo makakatakas kung ating pababayaan yung napakadakilang kaligtasan?
Paano? Sabi mo dito, sa chapter 2, ang isahay ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay nagpapatunay na totoo at ang sino man lumabas o hindi sumunod dito ay tumatanggap ng kaulang parusa. Gayun din naman, paano tayo makatayo sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan? Ito, kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito, ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakaligtas sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. God's words is steadfast. Ang salita po ng Diyos ay matatag. Tama po. Hindi, kahit anong libro na po ang lumipas, Bible pa rin po siya. Hindi nagbabago ng sulat. Hindi pa rin ganoon nagbabago yung kanyang mga pangako. Pero sa mga libro natin nababasa, pa iba-iba po, edition 1, edition 2, pero yung salita ng Diyos, matatag, matiba. Ano po ang sabi sa ito? 2 Timothy chapter 3, 15 and 16. Mula sa pagkabata, alam mo na ang mga banal na kasalanan na may kapangyarihan na mabigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan. Ha? Ang Biblia nagtuturo sa atin ng kaligtasan at sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu Kristo. Ang lahat ng kasalutan nito ay kinasahan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng ano po? Katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasabi para sa katuwid na pamumuhay. Ibig sabihin, ang Biblia, nagbibigay mo sa atin din ng warning. Hindi lang ito binasa tapos wala na po. Kung nanamnamin po natin ang Bible, kung yung kanyang salita doon sa binabasa mo natin, na dapat ito yung makita natin. Ang Bible o yung salita ng Diyos ay profitable. Pakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Kasi sa ibang libro, kung mababasa natin, iba-iba ang mga turo, pero itong Bible na ating binabasa ngayon, totoo, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid na likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamuhay. Imagine po, kung ang sasakyan, kung ang mga driver, kaya bago tayo bumuha na driver's license, meron mo ng exam. Kaya pinag-aaralan po nila yung mga warning and mga signage na nakalagay doon sa loob ng kalsada para malaman nila pag-drive nila doon, pag-drive nila sa kalsada, at least meron silang alam. Ganun din yung sa ating pananampalataya. Kaya ibinigay itong libro na ito para sa atin, para magturo ng, maituro yung katotohanan. Pagsaway sa kamalian. Para sa ganun, hindi mo tayo mamalik. At sabi doon, yung pagtutuwid sa likong gawain. Alam mo natin, hindi mo tayo perfecto. Pero, sinisikap mo natin, hindi mo tayo napipilitan. Sinisikap mo natin kung paano tayo mamuhay ng patuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya kung hindi mo tayo ipabasa ng salita ng Diyos, yung buhay mo natin, manghihina po, spiritually. Tapos yung ating routine, na daily routine na ating ginagawa, yung pagbibabasa ng Bible, devotion, prayer, kapag hindi na po nagpapagsin sa ating buhay, kamustahin na po natin yung ating spiritual. Manghihina po tayo. Kasi yun po yung nabibigay sa atin ng lakas eh. Yun ang nabibigay sa atin na warning. Lord, teka muna, bakit ganito yung buhay ko? Bakit hindi ko maranasan ang iyong kapangyarihan? Ang tamo, ginagawa ba natin yung part natin sa harapan ng Panginoon? Nakikita ko ba natin yung ating pamumuhay at patuloy sa harapan ng Panginoon? Kaya ito yung warning sa atin. Diyos, kapag mali yung perspektibo natin sa Bible, at ito yung hindi pinakatotohanan, at hindi tayo sumusuway doon sa kamalian ang pagtuloy ng Diyos, may problema po sa atin. Kaya salamat. Kaya yung pagtutuwid sa atin ng Diyos, sabi nga po, hindi po ako nagkaroon ng Ephesians chapter 4 po ngayon, na pinapalo mo rin tayo ng Diyos. Tinutuwid tayo ng Diyos. Kasi ayaw din tayo mamahal. Ganun mo tayo mamahal ng Diyos. Kahit lumiligo na tayo ng landas, alam mo ba yung kalabaw? Hindi ba bitala sa ilong yun? Di ba kapag ang kalabaw lumiligo na, anong ginagawa ng nakas ng ano? Ang tagal na nakasakay sa kabayo. Di ba hinihina? Di ba ang sakit nun? Ang sakit nun.
kung gano'n kaya tayo, maging kalba kaya tayo, lalagyan tayo ng sinsin ng ilong tapos nilubin. Kapag lumidigo na tayo sa maling gawain, piinahin tayo, papayag ko ba kayo? Pero hindi ginayangan gusto tayo ganun eh. Kung naluhin maging robot, tinutunuran sa kanya. Kundi binigyan tayo ng kalayaan. Kalayaan na kung saan, anong gusto ng tao? Kahapon po, nagitaan ko, minakita po ako dun sa akin. Sir, meron po nakalagay dun eh, napakaganda. Jesus or Hell? Simple salita, pero malaman. Kung iisipin mo ka naman, Jesus or Hell? Wala na siya ibang ilagay doon, kundi Jesus or Hell? Imagine nyo, ganun lang, simple lang ang nakalagay, pero papapaisip kayo. Siyempre, iisipin natin sa Diyos na tayo, kasi sa Diyos. Kaya salamat, itong Bible na hanggang yun, na binabasa natin, dito tayo binibigyan ng Diyos ng karunungan upang malaman natin na yung ating pamumuhay ba ay matuwid pa rin sa harapan ng Panginoon. Amen? Pangalawa, sabi dito, sa 2 Corinthians 5:10, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng harapan sa mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Balikan po natin ito. Sino man lumabag o hindi sumunod dito ay tumatanggap ng kaapalang parusa. Warning po sa atin. Pakinggan po natin sinasabi ng Diyos. Sino man lumabag o hindi sumunod dito ay tumatanggap ng kaapalang parusa. Ano po sabi doon sa chance like a great chance? Sapagkat lahat tayo aangarap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawan ito. Isipin po natin, pag gilin-gilayan mo natin, ngayon ba, ano ba ako sa harapan ng Panginoon? Nagagawa ko ba ang kalooban ng Panginoon? Personally, ako po minsan, sabre po ako. Hindi po ako talaga makasunod. Pero salamat at sa biyaya ng Diyos, tayo po ay nakakalangat pa rin. Aminin po natin sa lahat na tayo po ay hindi talaga harap. Kaya pasamantalan po natin yung buhay po natin na tayo habang nabubuhay na dapat pag-isipan natin, pag napatid ba ako sa kabilang buhay, ano yung matatanggap ko? Parusa ba? O pagpapala pa po sa langit? Kasi nandito eh, gawang magpa, nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, lahat ng ating ganyan na ginagawa sa lupa, may kapulang parusahan, mabuti man o masama. Kapag mabuti, of course, nalangit ay pupunta. Pero pag masama, alam mo natin. Pero malalaman natin mamaya ano ba gusto ng Diyos kung bakit ito'y sinasabi sa mga taga-Korinto. Kaya lahat tayo ang harap sa hukuman ng Diyos. Kaya ang hindi sumusunod lumalabas sa kanya ng Diyos, ito po yun. Maharap tayo sa hukuman. Mabuti man ang iyong ginagawa, pagsusulit po natin sa harap sa kanya. Dahil ngayon, may pag-asa pa tayo. May pag-asa pa tayo. Kasi bakit? Naririnig natin, panghawakan natin mabuti yung salita ng Diyos. Para sa ganon, hindi tayo maligaw. Hindi tayo maligaw ng mga iba't-ibang uri na nakapaligid sa atin. Panghawakan muna natin mabuti. Kasi habang nabubuhay po tayo sa katawan natin ngayon, dapat panghawakan natin natin. Kasi hindi po tayo makakatakas. Hindi po tayo makakatakas sa hukuman ito. Dahil napakahalaga, ito binibigay sa atin ng warning ng Diyos. Kasi ito po yung pinakadabes na gawin natin. Gawin muna natin yung paglilingkod na the best para sa Panginoon. Kasi alam natin, hindi po nasasayang yung ating paglilingkod sa Panginoon. At least, dumating man sa partay na tayo harap sa Panginoon. Aba, masarap. Lord, malaya kong papasok sa iyong kaharian kasi alam ko na bagamat hindi man ako ganoon, pero yung kalooban mo ang susunod sa buhay ko. Asarap po noon. Kasi kailangan mo natin eh. Baguhin mo natin ang ating sistema ng buhay kasi kailangan po ito. Kasi pag hindi mo tayo nagbago, yan ang mangyayari sa atin. Haharap pa rin tayo. Sa
Sabi ko nga po, maging tapo, hayag man ang ating ginagawang kasalanan, siya pa rin po ang may karapatan kumusga sa ating buhay. Next, sabi mo nito, John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Amen. Sumasampalataya tayo sa Diyos Anak? Amen. Kasi bakit? Ngunit ang hindi sumusunod sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang buhay ng Diyos. Warning po sa atin. Again, warning. Kapag hindi po natin sinusunod yung anak na si Jesus Cristo na namatay sa krus, na nabuhis, nabuhis ng buhay para sa ating kasalanan, ano po sabi doon? Mananatili sa kanya ang buhay ng Diyos. Ibig sabihin, talagang galit ang Diyos sa mga tao ayaw magtiwala sa kanya at ayaw magsisi ng kanyang kasalanan. Kaya habang nabubuhay po tayo sa ating katawan, ngayon, sabi nito, sumampalataya tayo sa anak ng Diyos sapagkat meron tayong buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan na yun, kasaya-saya, ganap, doon sa langit, wala nang iiyak, wala nang mga ano tawag doon, bigati, wala nang buto. Imagine yung pagdating ni Diyos sa langit, nakaka-amis. Dito sa mundo natin ginagalawan, puro pahina. Pero, nung natanggap natin ang Panginoong Jesus, tayo po ay nagkaroon ng buhay mo. Lumalakad tayo sa ating pananampalataya. And thus, sabi po rito, John 10:27-29, nakikinig sa akin ang mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sa akin. Sabi mo rito, nakikinig sa akin ang mga tupa. Sino ba tumutukoy na tupa? Tayo po yun. Tayo po yun, yung tupa, na binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, dahil naman hindi sila mapapahamak at hindi sila makaagaw sa ating liman. Kung matibay ang ating pananampalataya at pag-asa natin sa Diyos, at sabi nito, hindi sila kailanman mapapahamak at maaagaw sa ating liman. Alam, imagine nyo, napakasarap. Kung talagang yung salita ng Diyos ay pangahawakan natin mabuti at hindi tayo makikinig ng ibang aral ng sino man, hindi tayo maliligaw, hindi tayo maaayon, panghawakan po natin ito. Kailanman hindi sila mapapahama at hindi sila maaagaw sa atin hindi man. Imagine niyo po, ganoon kalaki ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Alam niyo po, tayo lang po lumalayo sa Diyos. Ang Diyos lumalapit sa atin. Ang problema po, tayo po lumalayo. Imagine na pakasarap ng patahalan. Hindi ka na mapapahamak. Hindi na sila, hindi ka na maaago ng inuman. Ang aking ama ang siya magbibigay sa kanila sa akin. Ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaago ng inuman sa akin ang ama. Kaya salamat sa Panginoong Jesus nang na siyang nagbigay, nagsugo dito sa lupa ang Panginoong Jesus na nagkagawang tao para i-iris tayo doon sa kasalanan at sa kapahamakan. Kaya ito po, yung salitang ito, panghawakan na po natin mabuti. Pagnilayan-nilayan po natin mabuti. Sino ba yung Diyos ng aking sinasamba? Sino ba yung Diyos ng aking pinaglilingkuran? Kundi yung Panginoong Jesus. Pangatlo, be satisfied with God's love. Sabi mo doon, masihan tayo sa pag-ibig ng Diyos. Masihan mo tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kasi bakit ito? Sabi nito sa Hebrew chapter 4, pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga kaharang-harang tanda ng iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang kalooban. Sa gawa, Dos Petros. Sabi ko doon, mga Israelita, pakitagin mo ito. Si Jesus, na taga-Nazaret, ay sinugo ng Diyos. Pinadalayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga palatanda ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya na alamin ninyo ito sapagkat lahat ng ito ay narinat sa kalagitnaan ninyo. He signs and working the Holy Spirit in the heart that you man is there. Balikan naman natin. Tingnan nyo. Sabi mo doon, di ba sign? Sign.
and mothers. Kung dito, yung mga, kung pag-aaralan natin, yung mga taga-Israelita na idinlabas sa Egypto para ilabas sila sa Egypto kasi nagiging alipin sila doon eh. Ngayon, lumabas doon ang mga Israelita sa Egypto, di ba nagutom mo sila? Anong ginawa ng Diyos? Pinawalan na sila ng mana. So imagine nyo, yung pag-ibig ng Diyos sa mga taga-Israelita na kahit sila ay naging pasaway, yung himala ng Diyos na ibinigay sa kanila, yung pag-ibig ng Diyos, binigay pa rin ng Diyos sa mga Israelita. Ganun katindi ang Panginoon. Iningatan sila hanggang sa paglakad nila sa labas, karanasan nila yung presensya ng Diyos. Kaya lang, problema yung mga Israelita, hematik sa ulo, parang maraming reklamo sa buhay. Di ba? Dapat hindi tayo mga Israelita kung galing Israelita eh. Kasi, bakit ko? Kung talagang sabi ko doon, kung talagang dissatisfied with God's love, hindi na ho kayo magre-reklamo sa buhay. Kasi satisfied na tayo doon sa pag-ibig ng Diyos. Wala na tayo, Lord, bakit ito nararanasan ko? Bakit ganun ko pa? Kung kailan ako naging Kristiyano, bakit nagbibigay pa sa akin ng ganitong pahirap sa kanila? Kasi kapag nasatisfy na tayo sa pag-ibig ng Diyos, wala na hotel lang. Amen? And last, sabi dito, to you sign in the working of the Holy Spirit in the heart creating the human in Christ. Sabi dito, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na dati ng kapataw sa halip ito'y napalitan ng bago. Nung hindi mo tayo na nagkataya, ang buhay mo natin magulo. Walang direksyon, walang kabuluhan. Nung nag-aral tayo ng salita ng Diyos, nagkaroon po tayo ng direksyon ng buhay. May mga warnings na ibinigay sa atin ng Diyos. May mga limitasyon na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi lang tayo basta nabubuhay, kundi nabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos. Yung mga pangit natin ng mga ugali, yung mga bagay ng kasalanan na ginagawa natin, ano sabi doon? Napalitan na po tayo. Napalitan na po yung puso. Kasi kapag hindi napapalitan pa yung puso po natin, hindi po tayo makakasatisfy doon sa pag-ibig ng Diyos. Kahit anong paglilingkod natin, kahit anong pagbabasa, pero kung hindi pa rin napapalitan ang ating puso, hindi po natin mararanasan. Kaya salamat, i-enjoy natin yung Holy Spirit. Anong sabi dito sa sabi doon? Yung mga kaloob ng Espiritu Santo na pinahagi na ayon sa kanyang sariling kalooban. Ito po, dito po ako nag-focus. Dito po ako nag-focus sa 2 Corinthians 5:17. Bakit po? Kahit maraming kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos, kung hindi po talaga tayo nababago, wala pa rin po. Mawawala sa isa yung mga paglilingkod natin sa Panginoon. Kapag ang puso na ito, na yung Espiritu yung pinagkaloob sa atin ng pababago yung ating puso, hindi natin mararanasan yung totoong pag-ibig. Masatisfy tayo. Hindi na tayo mag-ihinayang lumayo sa Panginoon. Kasi alam natin na tayo po ay wala na yung dati natin pagkatao. Kasi yung dati natin pagkatao, makasarili, yaga, mapagmalaki. Kaya yung bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Tama, pag-ibig. Kaya hanggat hindi napapalitan yung puso natin, ito po yung mangyayari sa atin. Kahit anong paglilingkod na meron tayong ginagampanan sa silog na simbahan, hindi po tayo masatisfy o yung kanyang presensya, yung pag-ibig na hindi po natin. Totoo maraming. As long, kung talaga yung puso po natin ay nabago na ang buong puso. Hebrews chapter 13 verse 5, sorry po, 13 verse 5 to 6. Pero ito po, hindi po ito sa mga ano ha, huwag kayong magbukang pera at basihan na kayo sa anumang nasa inyo. Ito po rin po, naging warning sa atin ng Lord, huwag kayong magbukang pera kasi pag naging bukang pera, yung ating relasyon sa ating Panginoon, nawawala. Kaya hindi naman masamang magtrabaho, hindi naman masamang maghanap buhay, pero kasi kailangan po natin yung naghahanap buhay tayo. Pero hindi po tayo nakatukon. Yun lang po yung ginagawa lang natin pang suporta sa mga pamilya po natin. Kaya huwag kayong tatrabo. Yun po yung dahilan kung bakit. Pero kapag labis na yung ating pag-focus doon sa trabaho na yun,
doon po nawawala yung ating pag-ibig sa Diyos. Kasi hindi po pwede yung dalawang banglito sa Panginoon, sa pera at sa Diyos. Kailangan, balansin po tayo. Una, nagtatrabaho tayo. Kasi sa lahat ng ginagawa lang natin sa Panginoon, binibigyan tayo ng lakas, karunungan, ano ba, ginigising pa tayo sa umaga para makita tayo, magtrabaho tayo. Sana ito yung naging karakter natin, hindi tayo naging pera. Alam ko po, wala dito sa galaxy. Na, wala tayo, hindi tayo mga pera. Kundi pag-ibig ng Diyos ang ating dinadala dito. Sabi po ito, sapagkat sinasabi ng Diyos, hindi kita iiwan yung pababayaan man. Amen. Yun ang promise ng Lord. Kahit nagkukulang tayo sa pinasyal, pray lang tayo, magtiwala sa ang Diyos, ang pangako niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kasi bakit po tayo natatakot? Kasi nga, yung pinangahawakan natin sa salita, eh hindi malalim. Kaya minsan natatakot tayo. Kaya ito, salamat sa Lord na sa Hebrew na ito, na yung sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ano bang alalahan mo sa buhay? Pero minsan, kapag hindi na malalim yung ating pinangahawakan ng salita ng Diyos, ang isip mo natin, sabi, Lord, bakit mo na ako iniwan? Lord, bakit mo na ako inatera? Yun ang problema natin. Kaya malakas ang loob natin masasabi, Lord ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ha? Kasi tayo mga Kristiyano na minsan takot pa rin. Takot pa rin tayo. Pero ito yung paghawakan natin ng mabuti, yung narinig natin ngayon. Sabi, Panginoon, ikaw na yung tutulong sa akin, hindi na ako matatakot. Kasi bakit? Makakarinig ka, Panginoon. Hindi katulad ng tao, kapag may sinabi at hindi ginawa, ano na sa isip natin? Madidismaya lang tayo. Pero, ang pangako ng Diyos, ito, tutulong sa atin. Hindi tayo iiwan. Kaya, kung alam po yung naranasan natin ngayon, yun po yung panghawakan ng Lord. Simula ngayon, panghawakan ko na po yung salita na hindi mo ko iiwan, hindi papabayaan man. Malakas na ang loob ko kasi masasabi ko yung Diyos ko ay tutulong at hindi na ako matatakot. Yan po. Yan po yung panghawakan natin mabuti. Kaya misal kung bakit po tayo nalulungkot, nawawala, nalulubay-bay sa ating pananampalataya. Kasi yung ating isipan, yung ating pinangahawakan salita, hindi po, hindi po natin nakikita. And last, sabi rito, ito na po ako magtatapos. Sabi ko kay Pastor Paul Sabi. Ito po yung ano niya, yung favorite ko rin po siya pakinggan. Sabi dito, kahit anong ganda ng langit, kapag wala kayong ugnayan ng Diyos, wala sa isip. Kanina, sabi doon sa verse 2, ang sino man lumalabas, hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, may parusa. Kaya yung langit, ginawa yan para sa mga taong nagtitiwala at may pananampalataya sa Diyos. Nakakalungkot nga lang kung isipin na kahit tayo misal, kahit tayo Kristiyano, nawawala eh. Kasi bakit hindi tayo masyadong pinangahawakan ng salita ng Diyos. Kaya simula sa araw nito, sabi ko, patulong sa akin, kahit anong ganda ng langit, ang langit, maganda, talagang mga mamahaling bato na ginawa ng Diyos. Tugtugtungan natin, kumbaga ito, test pa lang ito eh. Doon, mga perlas, mga ibang-ibang ng bato. Kung kapag wala kayo ugna ng Diyos, wala sa isa. Kaya ginawa yung Diyos ang langit para sa atin. Doon tayo eh. Ayaw ng Diyos dito. St. Pierre, ayaw ng Diyos. Kaya napakabuti ng Diyos eh. Kaya tandaan niyo po, kung ano, kahit anong ganda ng langit, kung walang pupunta doon, wala po. Kaya yun ang panghawakan mo natin. Kaya ginawa ang langit, ang kaharian ng Diyos, ang gusto ng Diyos, doon tayo lahat mapunta. Sabi dito, ang relasyon natin sa Diyos, ang pinakamahalaga at pinakamahuluhan ng mga bagay. Lahat ang hiwalay sa kanya ay walang katotohanan. Pagmamahalan mo natin ito, pinakamahalaga, pinaka
Sabihin dito, ang relasyon natin sa Diyos ay pinakamahalaga. Ulitin ko po niya para paintindihan natin, para yung warnings na hindi tayo mapunta sa langit, ito'y magbibigay sa atin ng babala para maintindihan natin kung ano yung ibig sabihin ng Diyos. Isa lang po yung ibig sabihin ng Diyos, kaligtasan. Ikot-ikotin po natin itong kaligtasan po rin. Kaya ang pinakamahalaga, pinakamagulian, makabuluhan na bagay, lahat iwalay sa Kanya, walang matutulan. Kahit anong gawin po natin, wala tayong ugnayan sa Diyos, wala po tayo. Kaya salamat, nandito tayo, alam natin na rin tayong pag-ugnayan sa Diyos. Amen? Sabi dito, ito pa yung pakinggan po natin. Wala ko kasi dito eh. Ano po? Sabi po dito, alam ko kung ano ang pinaka-nakatatakot sa atin. Isipin nyo, ano po yung pinaka-nakatatakot sa atin? Sa lahat. Ano yung pwede posible na pinaka-nakatatakot natin? Sabi po dito, yung sinasabi sa kahiyat, chapter 20:15, ito yung dapat po natin gisingin yung ating espiritu eh. Itinapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi po ito tayo itong pananakot. Ito isa lang buong bagla. Na huwag natin sayangin buhay po natin na sa katawak ito dahil dalawa lang yung pupuntahan po natin eh. Ano po yun? Ano po? Ano po? Langit at? So, ito yung dapat po nating bigyan pansin, panghawakan. Na kapag ang pangalan natin ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, baka nandun sa ano? Sa ilalim ng lupa. Pag wala po tayong nakita pangalan doon sa ano, sa aklat ng buhay, hanapin po natin doon sa aklat ng kapahamakan. Kaya yun eh. Warning sa atin, kahit Kristiyano tayo, posible pa rin tayo madaya. Madaya. Posible pa rin tayo makunta sa impyerno. Kung hindi mo rin pangahawakan ng mabuti, narinig natin noon hanggang ngayon. Dapat ito yung panghawakan natin. Kasi kapag hindi natin yung panghawakan, maliligaw lang tayo para tayo matalisa. Hindi tayo nakapunta doon sa panglupang pangako. Ikot lang tayo ng ikot, napakagod lang tayo. And last, sabi dito, kaya sabi dito, pwede tayo kay Lord. Hanggat ay buhay pa tayo. Balik tayo kay Lord. Kasi kailangan eh. Kailangan tayo ulit. Kaya sabi ng Panginoon sa 2 Peter chapter 3, ang Panginoon ay hindi nagpabaya sa kanyang pangako, gaya na inaakala ng iba, sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat. Sapagkat hindi niya nais na mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at lumalikod sa kasalanan. Again, ito yung sinasabi ng Diyos. Binibigyan na tayo ng babala ng Diyos hanggat pwede niya pa tayo magsisi, tumalikod sa kasalanan. Ang pangako ng Diyos, hindi siya nagpababaya. Dahil alam ng Diyos, makasalanan tayo tayo. Kaya yung salitang narinig natin ngayon, yun ang mabibigay sa atin ng matibay na pundasyon. Para sa ganun, mabigyan pa tayo ng pagkakataon. Mabigyan pa tayo ng pagkakataon na magsisi sa ating mga nagawang kasalanan. 2 Peter chapter 3 verse 2. Ngayon, narinig natin ito mga kapatid. Again, ulitin ko po sa una. Ulitin ko po. Kaya nga dapat lalo natin panghawakan ang bawal ang mga narinig natin upang hindi tayo. Ang isa'y pinagyan sa pamamagitan ng anghel ay napapatunay napatunay ang totoo ang sino ba lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap na kapulang Diyos. Mga kapatid, ang haman na po sa atin, kahit po tayo Kristiyano, hindi po tayo excited sa ganitong alam ko po, namumusap si Lord dahil napakabukol. Hindi nagbabawi yung kanyang pangako. Nung mula naman hanggang ngayon, tayo lang ang sumisira sa pangako ng Diyos.
yung pangako ng Diyos, ng real, ng ganda, pakinggan lang muna natin. Sabi nga, isintingin lang tayo sa sinasabi ng Diyos. Pero kapag hindi ko na natin narinig, meron po tayong problema. Bakit? Yung ating spiritual ay kailangan mas malakas. Yung devotion natin, prayer natin, langit, nandun natin. Para sa ganon, yung parusa, at hindi tayo maligay ng ating sabi ko dito, last na po ito. Christianity is not decision to change. It is the decision that will make the change eternally. Sa Christianity, madali magbago eh. Madaya. Pero yung ito sa damit, kaya nga ato tayo sa Panginoon Jesus. Pumusgahan tayo. Sama-sama trabahin natin. Kaya ang hamit sa ating buhay, yung mga awareness na ating nakita ay maging aralan ko sa atin. Baka balang araw, eh, mahalaga na matutunan natin sa oras nito yung mga babalang na binigay sa atin. Yung panghawakan, yung mabuti, yung mga narinig natin. Kasi, kapag hindi mo natin in-apply, yung sabi doon, may ako lang. Kaya salamat sa Lord. Alam po natin, hindi po tayo pupunta sa impyerno. Ha? Pupunta tayo dun sa langit. Kasama ko. Kasama ko rin. We glorify your name, O God. Hallowed be thy name, O God. We worship you. Holy Spirit, thank you for saving you. Holy Spirit, mag-usap sa Panginoon, narito po yung anong puso. Narito po yung anong katulupa. Namuli po namin ang binibigay. Namuli po namin inaalaw sa iyo, Diyos. So, sa oras na ito, sa loob na simbahan ito, mamusap ka sa amin. Alam ko, Panginoon, nandito sa ating Espiritu. Pero salamat, Panginoon, kanina pa nangungusap ka sa amin. Lord, kung tutukusin, hindi mo namin kaya tigtas na. Ama, salamat sa iyo ang pag-ibig. Para lang kami maligtas. Para lang kami mapunta sa lagi. Salamat sa iyo, Panginoon. Kasi, thank you.
gusto ng isuko sa Diyos. Narito siya. Papakinggan niya tayo. Sige na po. Kailangan lang natin na papakinggan niya tayo ng tinig kung ano ba sinasabi sa atin. Narito siya. Kailangan natin ang Diyos na hindi na makalating sa atin. Nilalapit niya yung sarili niya para sa atin. Kasi gusto niya tayo makita. Gusto niya tayo iharangin doon sa kapakamangan. Para sa ganon, masakasama niya tayo sa kanyang kaharitan. Lord, we thank you. Sa kanyang malungan, thank you.
tinatamaan na, hindi na kami matatakot, usapan kami mamupunta sa Eterno Valley na Panginoon. Inidiklara namin ngayon sa oras na ito na kami po ay pupunta doon sa iyong kaharian na pinaghahanda mo na para pagdating po Panginoon, kasama na kami sa iyo at sama-sama kami doon kapunuhuli at sasama Panginoon. Lord, salamat sa iyong kabutihan. Hayaan mo yung mga pangako ko na hindi mawawala sa amin kundi pangahawakan. Pangahawakan ng lubusan para sa dunod ng hinang kami. Eh, mawawala na yung panghina na iyong Panginoon. Holy Spirit, we thank you. Holy Spirit, we thank you, Lord. Maraming maraming salamat sa iyong mga pangako na hindi nga nagpapago mo ng mga pangako. Lord, sa oras na ito, naniniwala po ko sa paglapas po namin na simbahan, tulungan niyo po kami palakasin ang aming pananampalataya. Kaya Lord, pinagkakatiwala ko po ang lahat ng aming buhay para sa iyo. Kasi hindi na po kalulihan na imbis ang aming buhay para sa iyo. Kasi alam po namin, meron po ito patuturan at kailangan sa aming buhay para sa iyo. Lord, pagpalaan mo ang bawat sa sabi, kung kanya ng mga puso, bigyan mo sila ng kagalakan sa pagpilipot. Alam mo yung mga interests, yung mga handa para sila po at hindi makapagpilipot. Lord, pinawasan po namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Naniniwala po kami na kami po ay sama-sama pagpilipot at ihayag kasi na si Jesus Cristo ay ang pag-ibig at ang pagpilipot. Lord, kaya kami mga anak po na nakilala sa iyo, iyahayag po namin yung kaligtasan sa mga ibang tao na hindi pa nakakaranas ng kaligtasan ng Panginoon Jesus. Maraming salamat. Salamat po sa kasiglahan. Salamat po sa kabutihan mo. At higit sa lahat, salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong Holy Spirit na naranasan namin kasi alam namin ito po ay nabibigay sa amin ng lakas para sa ganoon na pangalan ang lahat ng uri ng kasalanan sa amin na kapaligid. Lord, purihin ka, sambahin ka sa pangalan ng Jesus. Alaway po sabi namin. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon. We pray.
praise you, Lord. We glorify your name. We lift you up, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, Lord God, na nagbibigay ng oras sa iyo, Panginoon, pagkat alam nila, Panginoon, na alam namin, Panginoon, na hindi ikaw ang lugi kung hindi kami na-attend ng service o hindi kami pupunta sa gawain. Kung hindi kami, Lord God, kami ang nakikinabang at hindi ikaw, Panginoon, maraming salamat. Dahil lagi ka buwan, lagi available, Panginoon, yung presensya mo, yung salita mo sa bawat isa. Salamat, Lord, sa mga salita mo na tumitin mo sa puso at isip namin, Panginoon. Gaya lang sabi mo, Lord, hindi namin kakayanin ito, Panginoon, sa sasalihi lamang namin. Nasalamat lang namin, Panginoon, kailangan namin ang magandang Espiritu. And we thank you, Holy Spirit, for always being there for us, for always being by our side, for always protecting us, for always comforting us, for always guiding us. Salamat, Panginoon, Espiritu. Hallelujah. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Banal na Espiritu, tulungan mo kami na magala ang kalooban ng Lord, but we may use our bodies as living sacrifice, Panginoon. Lord, we want to serve you. You know the hearts of your children, Panginoon. Alam mo ang puso ng bawat isa. Alam mo, Panginoon, yung will, Panginoon, ng bawat isa na paglingkuran ka, nasambahin ka, nasundin ang kalooban mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat kapatid namin, Panginoon. And we know, in due time, Panginoon, in your perfect time, Lord, mapupuno, Panginoon, hindi na kakasya sa church na ito, Panginoon, yung mga uhaw, Panginoon, na kaluluwa, Panginoon, na uhaw sa salita mo, Panginoon, ang hallelujah. And we will be trusting on your perfect time, Jesus, hallelujah. Walang imposible sa iyo, Panginoon, lahat kaya mo, Lord. Thank you, Lord, we glorify you. We offer our lives to you, Panginoon. We offer everything to you, Panginoon. We surrender everything. We surrender, Panginoon, our will, Panginoon, lahat ng mga kagustuhan namin, lahat ng plano namin. We surrender it to you, Lord God, and your will be done on earth as it is in heaven. Salamat, Panginoon. We praise you and glorify you in Jesus' name. Everybody says, thank you.
Amen. So nakakatawa tingnan yung mga bata na po na sila ay malaki na nakakakinig na salita ng Diyos, nakakasaya, at nagagamot ng Panginoon. So let's keep praying for them at patuloy din yung sa kanina ay patuloy natin paaralahanan bawat isa at tayo mismo na wag bibitaw sa salita ng Diyos. So doon sa mga nalikinig po sa atin ng live, magandito lang po tayo at tayo po ito may lahat at nalangin po tayo. Tapos po natin ang ating nakamay sa Panginoon. Pinagandaan pagsuko sa Panginoon. Father God in heaven, we are so thankful for this wonderful morning na binigay mo po sa amin. Maraming po salamat sa buhay, sa lakas, sa kalusugan, sa mga papapanong hindi mabilang Panginoon na aming nararanasan, Panginoon, sa bawat araw. Thank you so much for your wonderful word na aming napakinggan. Help us through the help of your Holy Spirit din, Panginoon, ito'y aming manisabuhay. That we will not only listen, but read and memorize and apply your word, Lord God, sa aming pang-araw-araw na buhay. Thank you so much because ngayon pa lamang pinapaalalaan mo kami na patuloy na makahawak upang hindi kami malayo sa iyo, Panginoon. Lagi ka nandyan at lagi mo kami sasamahan. At pagpalain mo po ang bawat negosyo, trabaho, Panginoon, mga source of income ng bawat isa. Hayaan mo nga po na madoble hindi pa sa nakaraang linggo, Panginoon, ang kanilang mga sales, ang kanilang mga income, Panginoon. Lord, we pray for your favor and we ask also for your protection. Patuloy na ang kalusugan, kalakasan, Panginoon, ang ibigay mo po sa bawat isa na narinig, nakakarinig. Nandito ngayon, Panginoon, hayaan mo nga po na makita namin ang iyong kapangyarihan na patuloy na gagawa sa aming buhay, sa aming pamilya, habang kami nagtitiwala at sumusunod sa iyo. Lord, give you the glory, honor, and praise to you alone. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen. Amen. So, meron po tayo ng announcement. Hindi na po natin sasabihin dyan. Next Sunday is Linggo ng Pagkabuhay.